Mayroong malaking problema ngayon ang NBA, mga idol, dahil patuloy na bumabagsak ang viewership nila sa pagsisimula ng season na ito. Kakapirma nga lang ng NBA ng kanilang panibagong media deal sa kanilang mga bagong partner, yung ESPN, mga idol, luma to ha. Pero yung kanilang mga bago, yung NBC, yung Amazon, mga bago po yan. Pero as of now, ang masamang balita nga ho, ay paunti-unting bumabagsak ang mga viewership nila. Ayon sa mga teorya, marami na raw mga NBA fans ang walang interest sa NBA. Yung iba naman ay hindi na raw nanonood. Subalit, ayon naman sa mga NBA fans, mga idol, wala naman daw problema sa viewership at hindi naman daw ito bumababa. Ito'y marahil mayroong malaking kakompetensya ang NBA, mga idol, at yung kanilang mga kapartner sa pagbibigay sa paghahatid ng mga laro sa liga. Yung streaming platform, mga idol, kumbaga sa madaling salita, marami na sa ngayon ang nanonood ng live stream kaysa sa manood sa telebisyon. Yan sa ngayon ang malaking problema ang kinakaharap ng NBA, mga idol, at yan ang kanilang sinusubukang masolusyonan. Sa NBA, mayroong tatlong manalarong humahakot ng milyones na views, sina Kevin Durant, LeBron James, and Stephen Curry. At kaya hindi may tatanggi na sa mga importanteng okasyon ay palaging nandyan ang Golden State at itong si LeBron. Dahil sa kanila pa lang ay marami ng mga viewership na matatanggap ang NBA. Isa na nga, mga idol, yung pinakamaraming views na natanggap nila, yung pagsasamangaw ng tatlong ito sa Team USA sa Olympics. Yun ang pinakamalaking viewership na natanggap nila para sa Team USA. Higit pa dyan, mga idol, ang malaking problema rin sa ngayon ng NBA ay wala pa silang nakikitang magkakaroon ng malaking impact katulad din ng Stephen Curry, LeBron, and Kevin Durant patungkol sa viewership. Sa madaling salita, kung darating man ang araw na magre-retiro na sina Kevin Durant, LeBron, at Stephen Curry, mga idol, mas lalo pang mahihirapan ng NBA patungkol sa kanilang views dahil wala nang hahakot pa ng mga views na yan. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, marami namang mga sikat na mga pangalan dyan, mga idol, mga magagaling na mga malalaro, si Ja Morant, Anthony Davis, o kung sino pa, si Zion Williamson, pero wala silang ganong impact patungkol sa views katulad ni Stephen Curry, LeBron, and Kevin Durant. At kung pag-uusapan lang naman yung views, yung All-Star Game ay kabilang din sa mga nagkakaroon ng problema, mga idol. Marami na nga ho ang naboboringan dito. Katunayan, sa nakalipas na linggo ay humingi pa ng tulong ang NBA kay Stephen Curry kung mayroon itong suhisyon kung paano mapa-improve yung viewership, yung mga manonood sa mga laban. Para sa inyo, mga idol, ano ang komento ninyo? Sino nga ba ang papalit kay Stephen Curry, LeBron, and Kevin Durant sa mga malalaro ngayon? At ano kaya ang posibleng solusyon para bumalik muli ang sigla sa All-Star Game?